Steps to Christ Chapter 11 by Ellen G. White. Kabanata 11. Tanging karapatan ng pagdadalangin. Sa pamamagitan ng kalikasan at banal na pahayag, sa pamamagitan ng kanyang nakaluuban, at sa pamamagitan ng kanyang espiritu, nagsasalita siya sa atin. Subalit hindi pa rin sapat ang mga ito. Kailangan din naman sa kanya ipahayag natin ang buong nilalaman ng ating puso. Upang magkaroon ng buhay at lakas na upo sa Espiritu, ay kinakailangan tayo'y magkaroon ng tunay na pagkikiugnay sa ating Ama na nasa langit. Maaaring matawag sa Kanya ang ating mga isip. Magugulay-gulay natin ang Kanyang mga ginawa, ang Kanyang mga kahabagan, at ang Kanyang mga pagpapala. Ngunit sa tunay na kahulugan ay hindi ito ang pakikipag-usap sa Kanya. Upang makipag-usap sa Diyos ay dapat magkaroon tayo nang sasabihin sa Kanya hinggil sa lagay ng ating talagang kabuhayan. Ang panalangin ay ang pagbubukas ng puso sa Diyos na gaya ng sa isang kaibigan. Hindi sa iyan ay kailangan upang maipakilala sa Diyos kung ano ang lagay natin, kundi upang matanggap natin siya. Ang panalangin ay hindi siyang nagbababa sa Diyos sa atin, kundi iyan ang nagtataas sa atin sa Kanya. Noong narito pa sa isaw sa ibabaw ng lupa, ay itinuro niya sa kanyang mga alagad kung paano ang pananalangin. Pinagbilinan niya sila na iharap sa Diyos ang kanilang mga kinakailangan sa araw-araw at ilagak ang lahat nilang pag-aalala sa kanya. At ipinangako niya sa kanila na didinggin ang kanilang mga karangingan, ay ipinangako rin naman sa atin. Si Jesus na rin, noong tumatahan pa siyang kasama ng mga tao, ay malimit manalangin. Nag-isa ang ating tagapagligtas sa ating mga pangangailangan at mga kahinaan, sapagkat siya ay naging isang mamamanhik at humihiling na humihingi sa kanyang Ama ng sariwang lakas upang siya ay makayaong laan sa tungkulin at pagsubok. Siya ang ating halimbawa sa lahat ng bagay. Siya ay kapatid natin sa ating mga kahinaan na tinukso sa lahat ng mga paraang gaya rin naman natin. Ngunit palibhasay, walang kasalanan, ay umurong ang kanyang pagkatao sa kasamaan. Binata niya ang mga pakikilaban sa pasakit sa kanyang kaluluwa sa isang sanlibutang makasalanan. Dahil sa kanyang pagkatao, ay naging isang pangangailangan at isang karapatan sa ganang kanya ang pananalangin. Nakasumpong siya ng kaaliwan at kaligayahan sa pagkipag-usap sa kanyang Ama. At kung ang tagapagligtas ng mga tao, ang anak ng Diyos, ay nakaranas na kailangan niya ang panalangin, di lalo pang kailangan ng mahina at makasalanang tao ang maalab at palaging pananalangin. Hinihintay tayo ng Diyos. Ang Ama nating nasa langit ay nakalaang sa ating magbigay ng kapuspusan ng kanyang pagpapala. Karapatan natin ang uminom ng marami sa bukal ng walang hanggang pag-ibig. Nakapagtataka nga na bihirang-bihira tayong manalangin. Handa at nalalaan ang Diyos na makinig sa taimtim na panalangin ng kaliit-liitan sa kanyang mga anak. Subalit, hayag na hayag ang malaki nating pag-aatubili na ipaalam sa Diyos ang ating mga kailangan. Ano ang iisipin ng mga anghel sa langit sa kaawa-awa at mahinang mga tao na sinasalakay ng mga tukso, yayamang ang puso ng Diyos na binubukalan ng walang hanggang pag-ibig ay nasasabik sa kanila, handang magbigay ng higit sa kanilang pamahihingi o maiisip, subalit bagya na silang manalangin at napakaliit ang kanilang pananampalataya. Ang mga anghel ay nagigilaw na yumukod sa harapan ng Diyos. Iniibig nilang mapala sa Kanya. Itunuturo nila na ang pagkipag-usap sa Diyos ay siyang pinakamataas nilang kagalakan. Subalit, ang mga taong tagalupa na nangangailangan ng napakalaking tulong na walang ibang makapagbibigay liban sa Diyos lamang ay waring nasisihang lumakad kahit wala sa kanila ang liwanag ng Kanyang Espiritu na siyang pakikisama na kanyang pakikiharap. Bunga ng di pananalangin. Ang kadiliman ng kasamaan ang lumiligid sa mga hindi nananalangin.
ang mga tuksong ibinubulong ng kaaway ay siyang humihila sa kanila sa pagkakasala. At ang lahat ng ito ay dahil sa hindi nila ginagamit ang mga karapatang sa kanila'y ibinibigay ng Diyos sa kanyang habiling sila'y manalangin. Bakit nga at ang mga lalaki at babaeng anak ng Diyos ay nag-aatubiling manalangin? Gayong ang panalangin ay siyang susing nasa kamay ng pananampalataya na nagbubukas ng kabangyaman ng Diyos na kinatataguan ng hindi nauubos ng mga kayamanan ng mga kapangyarihan sa lahat. Kung tayo'y hindi palaging nananalangin at matigang matiyagang nagpupuyat, ay nanganganib tayo na mawala ng ingat at tumihis tuloy sa matuwid na daan. Palaging sinisikap ng kaaway na hadlangan ang daang patungo sa luklukan ng awa upang huwag nating matamo sa pamamagitan ng pananampalataya at maningas na panalangin ang biyaya at kapangyarihang dadaig sa tukso. May ilang mga kondisyon na kinasasaligan ng ating pag-asa na diringgin at sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang isa sa mga panguna rito ay ang ating madama ang pangangailangan ng tulong na buhat sa Kanya. Ipinangako niyang ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw at ng mga bukal ang tuyong lupa. Isaiah Kapitulos 44, versikulo 3. Iyaw na nga gugutom at mga uuhaw sa katuwiran na nagigili sa Diyos ay makakaasang sila'y bubusugin. Dapat na maging bukas ang puso sa impluwensya ng banal na Espiritu. Kung dili ay hindi matatanggap ang pagpapala ng Diyos. Ang malaki nating pangangailangan. Ang malaki nating pangangailangan ay isa na ring dahilan at mabisang namamanhik patungkol sa atin. Ngunit dapat ding malapitan ang Panginoon upang gawin niya ang mga bagay na ito para sa atin. Ang sabi niya, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Mateo Kapitulo 7, versikulo 7. At siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi binigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng bagay? Roma Kapitulo 8, versikulo 32. Kung sa ating puso ay iimpukin natin ang kasamaan, kung ginagawa pa rin nating parati ang anumang bagay na kilala nating kasalanan, ay hindi tayo didinggin ng Panginoon. Ngunit, ang panalangin na nagsisisi at bagbag na puso ay palaging tinatanggap. Pagka naayos na ang lahat ng hayag na kamalian, ay maaasahan nating sasagutin ng Diyos ang ating mga karaingan. Ang sarili nating karapatan ay hindi makapagtatagubilin sa atin sa lingap ng Diyos. Karapatan lamang ni Jesus ang sa ating magliligtas at dugo niya ang lilinis sa atin. Gayon may mayroon pa rin tayong dapat gawin muna bago tayo matanggap. Kailangan ang pananampalataya. Ang ikalawang sangkap ng nagtatagumpay na panalangin ay ang pananampalataya. Ang lumapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Hebreo Kapitulo 11, versikulo 6. Ang wika ni Jesus sa kanyang mga alagad ay ganito, lahat ng mga bagay na inyong ibinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakampin. Marcos Kapitulo 11, versikulo 24. Tapat ba ang ating paniniwala sa kanyang mga salita? Ang pangako ay malawak at hindi nahangganan. At siya na nangako ay tapat. Pagka hindi natin tinatanggap iyong mga bagay na ating hinihingi sa sandaling hingi natin, ay mananampalataya pa rin tayo na dinirinig ng Panginoon ang ating pagsusumamo at talagang sasagutin niya ang ating mga dalangin. Napakadalas nating magkamali at napakaigsi ang abot ng ating tingin. Nanupat, kung magkabihira'y humihingi tayo ng mga bagay na hindi magiging isang pagpapala sa atin. At dahil sa pag-ibig ng ating Ama na nasa langit, ay sinasagot niya ang ating mga panalangin sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng ikabubuti natin. Alalaong bagay, iyong talagang hihingi natin kung taglay ang paninging ipinapagliwanag ng Diyos, ay makikita natin ang tunay na lagay ng lahat ng bagay. Kung wari man ding hindi sinasagot ang ating mga panalangin, ay panghawakan pa rin natin ang pangako sapagkat
hindi sasala na darating ang panahon ng pagsagot. At tatanggap tayo ng pagpapala na lubhang kailangan natin. Natakwat sa pagsasabi na palaging ibibigay sa atin ng ating ibinadalangin ayon sa paraang ibig natin ay pagsasapantaha. Ang Diyos ay napakamatalino at hindi siya mangyayaring magkamali. At napakabuti niya kaya hindi niya ipagkakait ang anumang mabuting bagay sa lumalakad ng matuwid. Kaya nga't huwag kayong mangambang magkatiwala sa Kanya. Bagaman hindi ninyo agad nakikita ang sagot sa inyong mga dalangin, umasa kayo sa Kanyang tiyak na pangako. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Mateo Kapitulo 7, Versikulo 7. Manalig sa Diyos. Kung diringin natin ang ating mga linlangan at pangamba, o kung sisikapin muna natin, ayusin ang lahat ng bagay na hindi natin maliwanagan bago tayo magkaroon ng pananampalataya, ay lalo lamang kakapal at lalalim ang mga bagabag. Ngunit pag lumalapit tayo sa Diyos, nakinikinalang nating tayo'y mahina at walang kaya, at sa pananampalatayang may kalakip na pagpapakumbaba at pagtitiwala, ay sasabihin natin ang ating mga pangangailangan sa Kanya. Nang karunungan ay walang hanggan, na sa Kanya'y hayag ang lahat ng mga bagay na sangnilalang at pinamamana o pinamamahalaan niya ang lahat ng bagay sa pangamagitan ng Kanyang kalooban at salita. Ay Kanyang pakikinggan at diringgin ang ating daing at pasisilangin niya ang liwanag sa ating mga puso. Sa pangamagitan ng taimtim na panalangin ay napapaugnay tayo sa pag-iisip ng walang hanggan. Maaaring wala tayong makitang anumang kahangahangang katunayan o sandaling nakatunghay sa atin ang mukha ng manunubos na sa ating nahahabag at umiibig. Gayunpaman ay tunay na ginagawa niya ito. Maaaring hindi natin maramdaman ang hayag na dampi ng Kanyang kamay, ngunit totoong nakapatong sa atin ang Kanyang kamay na may pag-ibig at pagkaawa. Patawarin ang mga iba. Pag tayo lumalapit sa Diyos upang humingi ng habag at pagpapala, ay dapat sumating mga puso ang isang diwa ng pag-ibig at pagpapatawad. Paano natin maidadalangin ang ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin? Mateo Kapitulo 6, Versikulo 12. Kung tayo nag-iimpok ng pagtatanim ng loob laban sa iba, kung inaasahan natin sasagutin ang ating mga panalangin, ay dapat napatawarin natin ang mga iba sa paraan at sukat na gaya ng inaasahan nating pagpapatawad naman sa atin. Ang pagtitiyaga sa panalangin ay ginawang isang kondisyon ng pagtanggap. Dapat tayong manalangin palagi kung ibig nating lumago sa pananampalataya at karanasang Kristiyano. Dapat tayong magmatsyagain sa panalangin at manatili kayong palagi sa panalangin at kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat. Roma Kapitulo 12, Versikulo 12 at Colossas Kapitulo 4, Versikulo 2. Pinapayuhan ni Pedro ang mga nananampalataya na sila'y mangagpuyat sa panalangin. 1 Pedro Kapitulo 4, Versikulo 7. Ipinagbili ni Pablo na sa lahat ng mga bagay sa pangamagitan ng panalangin at taing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos Kapitulo 4, Versikulo 6. Ngunit kayo, mga minamahal, ani Judas, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Judas Kapitulo 20, Versikulo 21. Ang panalangin walang patid ay siyang walang kasira-sirang pagkaisa sa ng kaluluwa sa Diyos. Nanupat ang buhay na mula sa Diyos ay dumadaloy sa ating kabuhayan at mula sa ating kabuhayan ay dumadaloy namang pabalik sa Diyos ang kadalisayan at kabanalan. Huwag papigil sa anuman. Kailangan ang sipag sa panalangin. Huwag kayong papigil sa anumang bagay. Gawin ninyo ang bawat pagsisikap upang malaging bukas ang pagkikipag-usap ng inyong kaluluwa kay Jesus. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makaparoon sa dakong pinagdadausan ng panalangin.
Siyang talagang nagsisihanap sa Diyos ay makikita sa pulong panlangin, tapat sa pagganap ng kanilang tungkulin, at masikap at sahibik na makuha ang lahat ng kapakipakinabang kapakinabangang matatabo nila. Gagamitin nila ang lahat ng pagkakataon na lumagay sa lugar na katatanggapan nila ng mga sinag ng liwanag na nagmumula sa langit. Dapat tayong manalangin sa tahanan na kasama ang sambahayan. At higit sa lahat ay huwag nating kaliligtaan ang lihim na panalangin sapagkat iyan ang buhay ng kaluluwa. Hindi makalulusog ang kaluluwa pagka kinaliligtaan ang panalangin. Ang panalangin sa loob ng sambahayan o ang panalangin sa harapan ng humadla ay hindi sapat. Sa pag-iisa ay buksan ninyo ang inyong puso sa sumisiyasat na panalangin ng Diyos o na paningin ng Diyos. Ang lihim na panalangin ay dapat marinig ng Diyos lamang na dumirinig ng panalangin. Walang mausisang penga ang dapat makarinig ng dalhin, ng dalahin na ganyang panalangin. Sa lihim na panalangin, ang kaluluwa ay laya mula sa anumang impluwensya sa palibot at laya rin sa anumang kagustuhan. Banayad, ngunit maalam na aabot ito sa Diyos. Masarap at namamalagi ang impluwensyang magmumula sa Kanya na nakakita sa lihim. Nabukas ang pakinig upang dinggin ang panalangin umiilang lang buhat sa puso. Sa pamamagitan ng mahinahon at malinis na pananampalataya, ay nakikipag-usap sa Diyos ang kaluluwa at magtitipon siya sa sarili ng mga sinag ng banal na liwanag upang sa Kanya'y magpanakas at umalalay sa pakikilamas kay Satanas. Ang Diyos ang ating muog ng kalakasan. Manalangin nag-iisa. Manalangin kayo sa inyong silid at sa araw-araw na inyong paggawa. Ay limitan ninyo ang pagtawag sa Diyos. Sa ganitong paraan, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Ang ganyang mga lihim na dalangin ay pumapaitaas na tulad sa mabagong kamanyang na pumapailang lang sa harapan ng lutlukan ng biyaya. Hindi madadaig ni Satanas ang tao na ang puso ay suma sa Diyos. Walang panahon o dako man naruoy hindi nababagay ang magpailang lang ng isang dalangin sa Diyos. Walang makapipigil sa atin sa pagpapailang lang sa Diyos ng isang maningas na panalangin nagmumula sa kabuturan ng ating puso. Sa mataong lansangan o sa gitna man ng pakikipagkalakalan, ay makakapagpapailang lang katayo ng isang dalangin sa Diyos at makahihingi ng banal na ispatnugot gaya ng ginawa ni Nehemias noong sabihin niya ang kanyang kahilingan sa haring at si Artaxerxes. Maaaring isagawa ang panalangin saan man tayo naroon. Palagi nating buksan ang pintuan ng ating puso at ipailang lang ang ating paanyaya na si Jesus ay pumasok at manirahan sa ating kaluluwa na isang panauhin mula sa langit. Pakaingatang malinis ang sarili mula sa karumihan. Bagaman at nalilibot tayo ng marumi at masamang hangin ng kasalanan, ay di kinakailangang sanghapin natin ang karumihan dito, kundi maaaring makapamuhay tayo sa malinis na hangin ng langit. Mahasarhan natin ang bawat pintong pinapasukan ng maruruming haka at mga pangit na isipan sa palagi nating paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng taimtim na dalangin. Yaong mga tao na ang puso ay bukas upang tumanggap ng kandili at pagpapala ng Diyos ay lalakad sa isang lalong banal na dako kaysa nasa lupa at sila'y laging makakaugnay ng langit. Dapat tayo magkaroon ng lalong malinaw na pagkakilala kay Jesus at lalong ganap na pagkaunawa ng kahalagahan ng mga katotohanan walang hanggan. Ang kagandahan ng kabanalan ay siyang dapat pumuno sa puso ng mga anak ng Diyos. At upang ito'y maganap, ay kailangan nating hanapin ang mga banal na pahayag tungkol sa mga bagay na banal. Buksan natin at itaas ang ating kaluluwa upang tayo'y bigyan ng Diyos ng hangin ng langit na masasagap. Maaaring malapit na malapit tayo sa Diyos, nanupat sa tuwing darating ang pagsubok na hindi natin inaasahan, ay pipilit agad sa Kanya ang ating mga isip gaya ng katutubong
pagpihit ng bulaklak sa araw. Hindi napapagod ang Diyos. Lagi ninyong iharap sa Diyos ang inyong mga pangangailangan, mga katuwaan, mga kalungkutan, ang inyong pag-aalala at mga pangamba. Hindi siya marunong mabigatan, hindi siya marunong mapagod. Siyang nakakaalam na ang bilang ng buhok ng inyong ulo ay hindi magwawalang kibo sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Lubos ang pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Santiago Kapitulo 5, Versikulo 11. Ang puso niyang maibigin ay nakikilos ng ating mga kalumbayan, kahit na ng pagbigkas lamang natin sa mga ito. Dalhin ninyo sa Kanya ang lahat ng bagay na gumugulo sa inyong pag-iisip. Sa Kanya ay walang napakalaking dahilan, sapagkat Siya ang umaalalay sa mga sandibutan, at pinangangasiwaan Niya ang lahat ng kapakanan ng sandinakpan. Pagkaliit-liit man ng alinmang bagay na may kinalaman sa ating ikapapayapa, ay napupuna Niya. Walang napakadilim na pangkat sa ating karanasan na hindi Niya nababasa. Walang kagulimihan ng napakahirap na di Niya mahuhusay. Walang kapahamakang sasapit sa kalitliitan sa Kanyang mga anak. Walang pag-aalalang makagugulo sa kaluluwa. Walang kagalakang makapagpapasaya. Walang taimtim na panalangin na mumutawi sa mga labi na hindi minamatsaga ng Ama nating nasa langit. O kaya'y hindi Niya agad pinapansin. Kanyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso at tinatalian Niya ang kanilang mga sugat. Awit, Kapitulo 147, Versikulo 3. Ang mga pagkakaugnay ng Diyos at ng bawat kaluluwa ay napakalinaw at napakaganap. Nanupat, waring wala ng ibang kaluluwang pinagbigyan Niya ng Kanyang anak liban sa isang iyan. Humingi sa ngalan ni Jesus. Ani Jesus, magsihingi kayo sa aking pangalan at sa inyo hindi ko sinasabi na kayo idadalangin ko sama sapagkat ang Ama rin ang umiibig sa inyo. Kayo'y hinirang ko upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga at manatili ang inyong bunga upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay Niya sa inyo. Juan Kapitulo 16, Versikulo 26 at 27. Kapitulo 15, Versikulo 16. Natapwat ang manalangin sa pangalan ni Jesus ay hindi ang pagbanggit lamang sa pangalang iyan sa pasimula at sa katapusan ng panalangin. Iyan ay ang manalangin sa pag-iisip at sa diwa ni Jesus samantalang sumasampalataya sa kanyang mga pangako. Umaasa sa kanyang biyaya at gumagawa ng kanyang mga gawa. Hindi ang ibig sabihin ng Diyos ay ang maging ermitanyo o monghe ang sinuman sa atin at lumayo na sa sandibutan upang maitalaga natin ang ating mga sarili sa pagsamba. Ang kabuhayan ay dapat na matulad sa kabuhayan ni Kristo na nasa pagitan ng bundok sa napanalanginan at ng mga tao. Yung walang ginagawa kundi manalangin ay madaling titigil sa pananalangin o kaya'y magiging walang kabuluhang paulit-ulit ang mga panalangin Niya. Pag lumalayo ang mga tao sa kikisama sa mga iba, malayo sa naaabot ng tungkuling si Kristiyano at pagpapasan ng krus, pagkahuminto na sila sa masipag na paggawa para sa kanila, ay nawawalan sila ng maidadalangin at walang nag-uudyok sa kanila upang magtalaga. Ang mga panalangin nila ay magiging pansarili at sakim. Hindi nila may dalangin ang mga pangangailangan ng sangkatauhan o ang pagtatayo man ng kaharian ni Kristo at humingi ng lakas na magagamit sa paggawa. Nawawalan tayo. Tayo ang nawawalan pagka kinaliligtaan natin ang karapatang magsama-sama upang palakasin at pasiglahin ang isa't isa sa paglilingkod sa Diyos. Ang mga katotohanan na kayang salita ay nawawala ng bisa at halaga sa ating mga pag-iisip. Hindi na naliliwanagan pa ang ating puso ni kinihilos man ng nagpapabanal na impluensya ng kanyang salita at tayo'y nangihina sa buhay Kristiyano. Sa ating samahang Kristiyano ay malaki ang nawawala sa atin dahil sa hindi natin pagdadamayan sa isa't isa. Siya na naghihiwalay sa sarili para sa kanyang sarili lamang
ay hindi gumaganap na tungkuling itinakda ng Diyos na kanyang ganapin. Ang matuwid na pagpapaunlad sa mga katutubong hilig natin sa pakikisalamuha sa ating kapwa-tao ay siyang sa ating umaakay na makiisang damdamin sa mga iba. At iyan ay isang paraan ng pagpapabuti at pagpapalakas natin sa paglilingkod sa Diyos. Kung magtitipon sana ang mga Kristiyano at pag-uusapan nila ang pag-ibig ng Diyos at ang mahalagang katotohanan ng pagtubos, ay sisigla ang kanilang mga puso at mapasisigla nila ang isa't isa. Sa araw-araw ay mararagdagan ang ating pagkatuto sa ating Ama na nasa langit. At magtatamo tayo ng sariwang karanasan tungkol sa kanyang biyaya. Kung magkagayoy, kauhawa nating ibalita ang kanyang pag-ibig. At pagkaganito ang ginawa natin ay magagalak at sisigla ang ating mga puso. Kung si Jesus ang malimit nating iisipin at sasabihin at bihira ang ating sarili, ay mararagdagan ang kanyang pakikiharap sa atin. Malimit na alalahan ng Diyos. Kung aalalahan na lamang natin ang Diyos sa tuwing magkakaroon tayo ng katunayan ng pagkakandili na niya sa atin, ay maiingatan natin siyang palagi sa ating mga isip at ikagagalak natin siya'y pag-usapan at purihin. Pinag-uusapan natin ang mga bagay na makalupa sapagkat ito'y kinatutuwaan natin. Pinag-uusapan natin ang ating mga kaibigan dahil sa mahal na sila sa atin. Ang ating mga kaligayahan at mga kalungkutan ay kabuklod ng sa kanila. Gayun may malaking dihamak ang ating katuwiran na umibig sa Diyos kaysa umibig sa ating mga kaibigan dito sa lupa. At dapat sanang maging isang bagay na katutubo sa lahat sa buong sanlibutan na siya ang maging una sa ating mga pag-iisip, pag-usapan ang kanyang kabutihan at salitain ang kanyang kapangyarihan. Hindi niya inadika na ang mayamang mga pagpapalang ipinagkaloob niya sa atin ay siya na lamang kaukulan ng ating mga pag-iisip at pag-ibig. Na ano pa, wala na tayong may ukol sa Diyos. Iyan nga ang dapat na magpaalala sa atin sa Kanya at magtali sa atin, magpakandili natin amang sa kalangitan sa pamamagitan ng mga panaling pag-ibig at pangasalamat. Totoong napakalapit sa kapatagan ng lupa ang ating kinaruunan. Tumingala nga tayo sa langit, doon sa nakabukas na pinto ng santuaryo, naroon nagliliwanag ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo, na siyang nakapagliligtas sa lubos, na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Hebreo Kapitulo 7, Versikulo 25. Dapat nating dagdagan ang pagpupuri sa Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob at dahil sa kanyang mga kagilagilas na mga gawa sa mga anak ng mga tao. Awit 107, Versikulo 8. Ang ating mga pulong pagtatalaga ay hindi nararapat na mabuo na lamang sa paghingi at pagtanggap. Huwag nga nating isipin palagi ang sariling mga pangangailangan at di na ginugunita ang mga kapakinabangang tinatanggap natin. Hindi rin naman napakalimit na tayo'y manalangin. Gayun may bahagya ang ating pagpapasalamat. Palagi tayong tumatanggap ng awa ng Diyos. Subalit, magpasalamat tayo dili at bahagya na nating purihin siya sa lahat ng ginawa niyang sa atin. Mga galak kayo. Noong unang panahon ay ganito ang ipinagbili ng Panginoon sa bansang Israel, paka sila'y nagkakatipon upang sumamba sa Kanya. Doon kayo kakain sa harap ng Panginoon ninyong Diyos, at kayo'y mga gagalak sa lahat na kalagayan ng inyong kamay, kayo at ang inyong mga sambahayan, kung saan kayo pinagpala ng Panginoon mong Diyos. Deuteronomio, Kapitulo 12, Versikulo 7. Yung ginagawa sa ikaluluwalhati ng Diyos ay dapat gawing may kagalakan, may awit ng pagpupuri at pagpapasalamat, hindi sa kalungkutan at kapanglawan. Ang ating Diyos ay magiliwin sa at mahabaging Ama. Ang paglilingkod sa Kanya ay hindi dapat ituring na isang gawaing nakalulungkot ng puso at nakagugulo sa pag-iisip.
dapat maging isang kaluguran ang sumamba sa Panginoon at tumulong sa kanyang gawain. Hindi ibig ng Diyos na ang kanyang mga anak na pinangalana, pinaglalaanan niya ng napakalaking kaligtasan, ay ituring siya na tulad sa isang mahigpit at mapaghanap na kapatas. Siya ang pinakamabuti nilang kaibigan. Pagka sila'y sumasamba sa kanya, ay maaasahang siya'y isa sa kanila upang sila'y pagpalain at aliwin, na pinupuno niya ng ligaya at pag-ibig ang kanilang mga puso. Nais ng Panginoon na ikaaliw ng kanyang mga anak ang sila'y maglingkod sa kanya at magtamo ng lalong malaking kaligayahan kaysa kahirapan sa kanyang gawain. Hangad niya na ang mga lumalapit upang sumamba sa kanya ay mag-uwi ng mahalagang mga isipang ukol sa kanyang pagkakandili at pag-ibig upang maaliw sila sa lahat nilang ginagawa sa araw-araw at magkaroon ng biyaya upang magawang may pagtatapat at walang daya ang lahat ng bagay. Magtitipon sa palibot ng krus. Dapat tayong magtitipon sa palibot ng krus. Si Kristong nabayubay sa krus ang dapat na maging paksa ng pagbubulay-bulay, pag-uusapan, at ng ating pinakamasayang damdamin. Dapat nating itanim sa ating alaala ang bawat pagpapalang pinatanggap natin sa Diyos. At pagka nakilala natin ang malaki niyang pag-ibig, ay dapat nabukal sa kaluubang ipagkatiwala natin ang lahat ng bagay sa kamay na napako sa krus dahil sa atin. Ang kaluluwa ay maaaring mapataas na lalong malapit sa langit sa pamamagitan ng mga pakpak ng pagpupuri. Sa mga tahanan, sa kalangitan ay sinasamba ang Diyos na may awitin o awitan at tugtugan, at sa pagpapahayag natin ng ating mga pasasalamat ay natutulad ang ating pagsamba sa ginagawang pagsamba ng tanang mga anghel sa langit. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa Diyos. Awit Kapitulo 50, Versikulo 23. Magsihanap tayo sa ating may kapal na may magalang na katuwaan at may pagpapasalamat sa tinig na maha na mainam. Isaiah 51, Versikulo 3.